Napakasaya po ng araw na to because this is the day that the Lord has made. Amen? Amen. So ngayong araw pong ito, ang pag-uusapan po natin ay trabaho. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, masama ang tingin. Sabihin mo magtrabaho ka. Okay. Alam nyo, marami sa inyo for sure na sabihin nyo, hay nako! Bukas, Lunes na naman. Diba? Amin naman tayo dyan. Confession naman dyan. Okay? Lunes na naman at ayaw natin ng Lunes kasi magtatrabaho na naman tayo. Amen? Amen? So marami sa atin, hindi pa nga tapos sa nilalaban, hindi pa tapos sa inaayos ngayong araw na to, iniisip mo na ang bukas. Alright? So, maraming tao, ano ba talaga ang sinasabi ng Bible tungkol sa pagtatrabaho? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Diba? May mga tao reklamo ng reklamo dahil siya ay magtatrabaho. Pagka namang walang trabaho, reklamo din. Diba? Bakit wala naman akong trabaho? Kahirap-hirap naman maghanap ng trabaho. Diba? Bakit ganun ang tao? Diba? Is work a curse or a blessing? Ano ba yan? Sumpa ba yan o pagpapala ba ang pagtatrabaho? So ngayong araw pong ito, yun po ang pag-uusapan natin. Amen? Can we all bow down our hands and let's pray? Panginoon, marami pong salamat ngayong araw na ito dahil kami po ay sasamahan mo and we're going to learn a lot today sa anong wisdom mo patungkol sa pagtatrabaho. Father, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. For sure, marami kayong mga kilala na masisipag. Tama? At marami rin kayong kilalang mga pangkal. Genesis 1 verse 1 pa lamang. Okay? Genesis 1 verse 1. Basahin po natin ang verse na yan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Mapapansin nyo, sa simula pa lamang, ang Diyos natin nagtrabaho na. Diba? He already created. Gumawa na. Diba? Sa Tagalog, create, you do something. Diba? Ang create ay may ginawa ka. It's Tagalog nga, in English ko pa rin. Sa created. So when God, in Genesis 1:1 malang, sa simula pa lang, God created. Ang Diyos natin, He is a working God. Diyos na kumikilos. Alam niyo tayong mga born again, I think tayo lang ang relihiyon o ang mga tao that teaches about God is working. Marami sa mga religious theology, ay ang kanilang sinasabi, ang pundasyon nila, parang andating, ang Diyos nandun lang sa langit, nakatingin sa atin, inaabangan ng mga kalukuhan yung gagawin. Di ba? Abang-abang lang ang Diyos sa iyong mga kasalanan at bibilangin, titingnan kung pwede ka nang pumunta ng langit. Di ba? Probably that's the foundation of many churches who are preaching. Pero alam nyo, sa biyaya ni Lord dito sa JA1 Rosario, tinuturo natin na ang Diyos kumikilos at nagtatrabaho sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen? Okay. Genesis 1:1 pa lang. Simula pa lang. Gusto na kagad ipakita ng Diyos sa atin na siya ay Diyos that works. Siya ay Diyos na may ginagawa. Okay. Dahil sa Genesis 1:1 na yan, yan ang pag-aaralan natin. Ano bang mga aral ang pwede nating makuha sa Genesis 1:1? Okay. So first, dahil ang Diyos ay nagtatrabaho, dapat nagtatrabaho din tayo. Okay? That's one thing that we're going to learn from there. Because God is a working God, tayo ng mga anak niya, tayo ng mga nananampalataya sa kanya, we should be also working people. Amen? Okay. Of course, I am pertaining to all able bodies. Baka naman sabihin mo, eh, Pastor, paano pag naman ako magtatrabaho na rin? Ay, ako'y senior citizen na, pero lampas pa ako doon sa mga senior. hirap na nga kumilos. Pero alam nyo, marami akong kilalang mga adult na, mga medyo may edad na hindi natigil gumawa. Ha? Napansin niyo yung mga lolo't lola nyo? Ha? Hanggang ngayon, ang kakahoy pa. Di ba? Hindi ka mautusan, kaya siya na lang. Di ba? May mga ganun talaga eh. Pero I'm pertaining here sa mga able bodies. Alam mo yung may mga sakit, may kapansanan. Of course, kung hindi kaya magtrabaho, huwag kang mabeburden. Huwag mo ipilit ang sarili mo. Alright? Eh, Pastor, kung sinasabi mong dapat nagtatrabaho, eh, paano naman ako? Isa lang akong may bahay.
Isa lang akong wala akong trabaho, nandun lang ako sa bahay, nag-iintindi. Maraming pong Pilipino ganyan, di ba? Pero alam nyo, huwag po ninyong maliitin ang trabaho nyo bilang isang may bahay. Kaway-kaway po ang mga nanay dyan that you are only the person in the house. Yan, kaway-kaway. Alam nyo, huwag nyo pong maliitin yan. Ang pagiging isang ina ng tahanan ay isang dakilang trabaho. Amen? Pati sa mga nasa live stream namin, we salute you. Mga ina na nagtatrabaho sa bahay, dakila po yan. Yun nga lang, talagang walang sahod. Pero alam nyo, ito nga masakit, no? Wala na nga sahod, pagsaligalig pa ni mister. Ay, hindi na nga nagsusulit ng tama, lagi pang tanong ng tanong. Ano gang iyong mga pinamili diya sa palengke? Dami-dami kong binigay na pira sa iyo, bigahawot na lang lagi, hawot. Okay, nakakahiya naman po. Baka hindi po alam ng mga taga-livestream natin. Diba? Masyado yata akong Batanggen nyo din eh. Okay, ang hawot po, para malaman ninyo, pumunta po kayo din eh. Okay? Kailangan ko bang baguhin ang accent natin? Wag na, okay. Matutuho kayo mga taga-livestream ng Batanggen nyo. Amen? Okay. Alam nyo, galit na galit yung asawa. Ay, kaya naman ka na sa muga, pinagdadadala ang kwarta. Diba? Taas ang kamay naman. Ay, wag na pala, malalaman. Ang malupit, diba? Lagi ng tanong-tanong, mga ina na nandito, kapag kayo'y tinatanong na inyong asawa, kung saan dinala ang pera, sagutin nyo, ay di ikaw ang mamalingke. Lagi ng tanong ng tanong, di mo galang kung gano'ng kamahal ang baboy ngayon. Kaya hawot na nga lang. Abay, nakaimik ang mister, nakaimik. Ang sabi ng mister baga, abay, digi akong inamalingkin nung isang araw, bet yung 500 ay pagkakadami kong nabili. Oh, kamot yung babae. Sabi nung ang asawang babae, kainaman ka naman. Siyempre ako na may napadaan ng kaunti sa magmamanicure kay Tina. Ay, siyempre, alam nga naman, ako'y pinaglaba mo na. Ako'y pinagluto mo na. Nilusyang mo na nga ako. Hindi mo pa ako papayagan magpamanicure. Diba? Kaya naman palakpakan po natin ng Lord sa buhay ng mga ina na nandito at nasa live stream. Saludo po kami sa inyo. Amen? Mga anak na nandito, igalang nyo nanay nyo. Kung ikaw may sahod na, babigyan nyo ang nanay nyo. Amen? Hindi yung may sahod ka na, nahingi ka pa rin sa nanay mo. Diba? Anyway. Alright. So, trabaho pong talagang rangal ang pagiging ina. Si God po mismo ay working God. Mula sa Genesis 1 pa lang, pinakita ko na sa inyo, in the beginning He created. Alam nyo ba pagdating sa dulo ng Bible, sa Revelation, hanggang doon, sabi ang Diyos ay magtatrabaho pa din? Tingnan nyo. Revelations 11 verse 15. Sabi dyan, the world has now become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Kita nyo na, magtatrabaho pa rin ang Diyos. He will reign. Paghaharian pa tayo. Di ba? No, God is a working God. Magre-reign, maghahari. Oh, di ba? Para sa atin. So, dapat tayo din, bilang kanyang mga anak, dapat tayo ay nagtatrabaho din. Huwag po tayong tatamad-tamad. Tapikin mo yung katabi mo. Masakit ba kamo? Okay. Huwag tayong tatamad-tamad. Ano po ang sabi ng Genesis 1:27? What does Genesis 1:27 says? So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So in short, kamukha natin ang Diyos. Kung ang Diyos ay masipag at ang Diyos ay nagtatrabaho, walang dahilan para tayo maging pangkal. Amen. Aray ko. Sabi niya, aray ko. Pastor, bet nasan ka si Pastor Ito? Bet ikaw ang nandiyan. Okay. Kamukha natin si Lord, ha? Kaya, dapat tayo nagtatrabaho. You know, there is one verse in the Bible na talagang ako'y nagulat. Kasi ako po'y hindi rin ganun kasipag noon. Biyaya ni Lord na sipag lang dahil ng verse na aray. Tingnan nyo, ha? 2 Thessalonians 3, verse 10. King James Version. Sabi po dyan, for even we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.
O sa Tagalog, kung ikaw daw ay hindi magtatrabaho, ay huwag ka daw lamon ng lamon. Di ba? Ang kapal naman daw ng mukha mo. Okay? Lakas na lakas ng kumain, lakas na lakas din tumulog. Okay? So, di ba? Students na nandito. Ayan. Alam ko, maybe you came from a good family. Di ba? Masipag ang nanay mo, masipag ang tatay mo. Kaya naman ikaw mismo, sinasabi mo na, ay nako, carry na ni Fafa yan. Okay, pwede na, pwede na ako dito. Aba hindi, pangarapin mo na ikaw ay magkakaroon din ng magandang trabaho. Amen? Huwag kang asa ng asa lamang. Amen? Amen? Have your dream. Mga kabataan na nandito, ngayon pa lang simulan mo na ang pangarap mo. Anong gusto mo? Bakit ba nung tayo'y bata, lagi natin alam kung anong gusto natin? Bakit ganun tayo nag-high school, nag-college, nabigay hindi na alam? Alay, kung ano na hong meron, pwede na ho, di yan, basta meron. Di ba? Hindi, pangarapin natin. We must have dreams. Okay? You know, for our sake, okay? Dream to have a work or a business. Kailangan may gagawin ka after finishing your school. Amen? Ako natutuwa dito, kila Conrad eh. Ha? Tsaka kay JLC. Meron na mga yung masarap na kainan. Di ba? San Pascual ngayon, no? Oh, the Lasagna Republic. Oh, nga naman. Puntahan nyo. Okay? Hindi ko pa napuntahan, pero mukhang masarap sa picture eh. Anyway. Okay. No, sanayin mo ang sarili mo na nagtatrabaho. Okay? Sa bahay pa lang, mga kabataan, maghugas ng plato. Ay, paano ka magtatrabaho pagkatapos ng school? Ay, ang paghuhugas ng plato, hindi mo magawa. Ba't ako ga po'y pag nagtrabaho, puro plato lang huhugasan ko? Hindi naman. Sinasanay tayo ng magulang natin, sinasanay tayo na sa bahay, gumagawa. Diba? Kagaling mamiloso po ah. Ay, tunay naman ang paglaki ko, hindi ko pangarap na ako'y maghuhugas na lang ng plato habang buhay. Diba? Hindi, di ba? Yung iyong tinulugan, aba na may tiklop-tiklop eh. Tama daw, tuwan-tuwa ang mga magulang na nandine eh. Amen. Mga lalaking nandito, taas ang kamay, mga mahilig mag-basketball. Amen. May liga, sali ng liga. Ang uniform, ang ina ang Tagalaba. Aba, eh wag naman. Yun na may ibababad mo lamang, ilagay mo na lang. At ang inay na magsasampay. Inay pa din. Okay. Alam nyo, kailangan tayo may ginagawa. Hindi pwedeng walang ginagawa. Amen. Amen. Yung cellphone mo, hindi yan ginagawa. Pastor, may ginagawa naman ako. Tignan nyo naman, oh, no? Nakita ko nga dito. Let Lenny lead. Okay. Hindi. Anyway, there must, kailangan pinapawis-pawisan ka din naman. Kailangan may ginagawa ka din naman. Amen? Ngayon pa lang, condition your mind to that. Okay? Huwag kang maging tamad. Amen. While you are young, habang mga bata pa tayo, gawin na natin. Alam nyo, tuwan-tawa ako dito sa anak ni Paring Jolly, si Jessica. Ako'y nag-drive-thru, nagulat ako, si Jessica'y nandoon. Hindi ko alam na nandoon na pala si Jessica, Jessica Bulado. Okay? Yung ating isang dancer, kaya pala hindi nito nagsasasayaw ngayon. Yung pala'y nasa McDonald's na. Okay, okay. Hanga ako sa mga batang ganyan. While habang nasa school sila, nagtatrabaho sila. Diba? Palakpakan nga natin si Lord sa buhay ng mga nandito. Taas ang kamay ng mga working students. Yan. Oh, yun. We are proud of you. Diba? Kasi tumatrabaho kayo. For sure, marami pa sa inyo ganun dito. You know, this, meron po tayong kasamahan dito sa church na tuwan-tuwa ako sa storya niya. Yan po ay si Sir Alex de Claro. Buong student life po ni Sir Alex, pangarap na niya noong pabata pa siya na ang kanyang buhay ay magiging, makakarating siya sa Canada. Yan ang pangarap niya. At gusto ang pangarap niya, pagdating niya ng Canada daw, gusto niya siya ay restaurateur. Ano mo yun? Yung nasa restaurant, either he owns a restaurant o nagtatrabaho siya o top executive siya ng isang restaurant. Yan ang pangarap niya. At gusto niyang gawin yun sa Canada. Banas na siguro sa Pilipinas si Alex, kaya Canada daw ang gusto niya. Anyway, si Alex po, buong kabataan niya,
napakasipag. Sila po lahat ay lalaking magkakapatid. So, lahat sila marunong sa bahay. Marunong silang magluto, mag-imis ng bahay. Sabi niya, naglalaba din daw naman siya. Yung damit niya lang. Pero, ang napansin ko dito, nag-start siya as a crew sa Jollibee habang siya ay pumapasok ng college. Hanggang siya ay pumapasok, he started as a crew sa Jollibee. Hanggang nang siya ay nakagraduate na, naging manager siya ng Jollibee. Wow, imagine nyo, he got promoted. Iba talaga pag masipag, no? Itinataas ni Lord. Amen? Amen? Ito na. Abay, hindi masaya sa Jollibee manager lang. Ang gusto niya, I want something better. Nung nag-pandemic po, baka hindi nyo kilala, si Alex po ang proprietor or owner ng Prince B Delivery. Oh, kala nyo ha? Palakpakan natin si Lord. Alam nyo ang Prince B. Baka na-surprise na kayo ng mga yan. O kaya naman, na-delivera na kayo ng Prince B ng pagkain. You know, na-set up niya to. Pero it's still his dream. It's his dream na makapunta siya ng Canada. Kahit pa alam niya na sa sipag niya dito sa Pilipinas, he's living a good life. Biyaya po ni Lord, parang just a month ago, nagpa-dedicate po si Alex ng kanyang bagong kotse. It's a brand new car. Amen? Kabuti talaga ni Lord sa buhay ni Alex. Pero alam nyo, ang napansin ko kay Alex, habang inaantay niya yung pangarap niyang mag-Canada, sobrang sipag. Hindi tumigil magtrabaho. Basta nandun siya lagi to work, iniintindi niya yung delivery niya. You know? Alam nyo, kung may pangarap tayo, huwag mong susukuan yung pangarap mo na yan. Okay? Pag sa tingin mo, pwede na naman na nangyayari dito sa lupa, parang langit yan. No? Pero nangyayari dito sa Pilipinas, okay na naman ang buhay ni Alex. Pero still, he has that dream. Okay? Meron siyang pangarap. Na yung Prince B, acceptable na. Imagine nyo, nagkaroon na siya ng brand yung kotse. Mamaya, mag-aasawa na. Amen? Yun naman si Alex. So, okay. Pero alam nyo si Alex, he never stops dreaming. Kasi sa kanya, hanggat kaya kong paniwalaan ang pangarap ko, alam ko, ibibigay ito ni Lord. Whoa. Yun ang sabi niya. Kaya, tanungin ko kayo, ikaw, anong pangarap mo? Amen? Sige lang, kahit pa sa tingin mo, imposible kang makarating dyan si Alex, iniisip niya sa Canada, paano siya makakarating kasi walang chance. Okay? Pero sabi niya, hindi, pangarap ko yun eh. Okay? I will not stop. Habang iniintay ko yung pangarap kong yan, tatrabaho lang ako. Yun ang sinasabi niya. Eh? Alam niyo, sabi sa Ephesians 3:20, ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Mapapansin niyo, si Lord, iniisip mo pa lang, iniisip na rin niyang ibigay sa iyo. Amen? Amen? Kaya ang labanan dito, hanggat kaya mong isipin, hingin mo lang kay Lord. Kasi siya lang ang tanging may kakayanan na magpakasakatuparan ng iyong mga pangarap. Amen? Amen? Never stop dreaming. Amen? Alam nyo, habang hindi mo pa nakukuha ang pangarap mo, gawin mo lang ginawa ni Alex. Tuloy lang sa trabaho. Huwag kang susuko. Tuloy lang. Okay, never stop dreaming, tuloy and working, huwag titigil. Bakit? Ngayon, sa biyaya po ni Lord, si Alex po ay paalis na, papunta na po siya ng Canada. Amen. By October or December, all his papers are submitted already, natanggap na yung papel niya, at na-approve na ang papel niya. Amen. Amen. Kaya naman, sabi ko sa inyo, keep on dreaming because si God kumikilos sa buhay ng mga taong nananampalataya at naniniwala sa Panginoon. Amen. Just keep on dreaming. I know one thing I learned sa mundo nating ito. Maraming nagagawa po ang trabaho sa isang tao. Kung mapapansin nyo. Okay? Si Alex, kilala na natin ngayon. Di ba? Pero hindi lang yun eh. Kapag ikaw isang tao at ikaw ay may trabaho, mapapansin mo,
magkakaroon ka ng dignidad or standing sa society. Okay? Hindi ka makakaranas na parang ikaw ay minamaliit. Okay? You will have credibility. Kaya kung ako sa inyo, huwag tayong tamad. Magtrabaho tayo. Okay? Mga students na nandine, pausap na. Ngayon ay online class. O kahit hindi online class, huwag naman cutting ng cutting. Okay. At huwag naman yung niloloko ang inyong teacher. Panoodin nyo ang bidyong are. Tingnan nyo kung napaka... Kung igagalang nyo ang batang are. Tingnan nyo. Panoodin natin. Okay, oral recitation, Mr. Carbona, go. Nakamute ba siya? Hindi ka namin naririnig, Mr. Hello? Carbona. Hindi naman siya nakamute. Hello, Mr. Carbona. Hello, hello? Yan. Yan, narinig ka na namin, Brad. Hindi pa rin eh. Ano nangyayari? Mahina ata signal niya, ma'am. Iho, hindi ka talaga namin naririnig. Baka sa signal yan. Oo nga. Naririnig mo ba kami? Oo daw, naririnig niya daw tayo. Paano ba yan? Ah, okay. Next Monday na lang oral mo, ha? Be ready, okay? Nasaan na all? Kasi nagmamadali na kasi ako eh. Next Monday, ha? Oral recitation? Okay, ma'am. Okay, are you ready? Yes, ma'am. Okay, go. Nowadays what? Oh my God. Naghang ata, ma'am. Oh my God, what is happening? Naghang ba siya? Yes, ma'am, mukhang. Hello? Baka walang internet sa kanila. Naririnig niya ba tayo? Hello, Mr. Carbona? Hello? Siguro, ma'am. Hello? Naku, sayang yung oras natin. Pakisabi na lang sa kanya, next Friday na lang siya, ha? Okay, ma'am. Sana all. Okay, bye na, class. Sana all. Hala! Hoy, ang daya mo! Kita nyo na. Mga estudyanteng nandito, huwag kayong ganyan kasi mawawalan kayo ng kredibilidad. Amen? Okay, mawawalan ka ng pag... Sabi nyo, hindi, kayang-kaya kong gawin yun, kayang-kaya kong gayahin yun. Okay. No, di ba? Tayo, kakaiba tayo. Tayo, mga mananampalataya ni Lord. We do things the right way. Amen? Tayo, mga taga JA1, tayo, tama ang ginagawa. Amen? Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Okay. Let us give ourselves credibility. Okay? Sa workplace mo, wag naman ikaw yung nag-aabang na lang ng patak ng segundo. Okay? Yung nakaabang ka na sa time clock, 4:57, nakapila ka na. Nag-iintay ng alas 5. Pagpatak na alas 5, isasaksak ang time card. O kaya naman, pipingerprint. Diba? Pila doon, pila. Hindi naman, di ba? Kung anong oras ang time sa kakaumalis sa opisina mo, mga 5:01. Okay. Diba? Magsipag din naman tayo. Okay. Magtrabaho para magkaroon ng kredibilidad. Alam nyo, meron ako ikukwento sa inyo. Kilala nyo to. Nandito ba siya ngayon? Si Jovit, hindi Baldivino. Jovit Escopete. Okay. Asawa po ni Josan, isa sa mga kasama natin sa church. There was a time in his life na wala siyang trabaho. Nandito na siya noon. Ang hirap ng buhay niya kasi ang asawa niya nagtatrabaho, kailangan niyang sunduin. So, nanghihiram siya ng motor o kaya nanghihiram siya ng tricycle sa kanyang mga kamag-anak. Nakaw, sabi niya, pag sa hirap mang hiram, yung gang lahat na ng kilay, tataas. Hindi lang tataas ang kilay, sisimangot pa. Makahiram lang daw siya. Pero pag sa hirap daw, ang bababa daw ng tingin ng tao sa kanya. Dodo sa kanyang tinitirhan, hindi daw siya makakain ng madami. Dahil tuwing kukuha daw siya ng ulam, lahat ng taong bumili ng pagkain, nakatingin sa kanya. Kaso maloso. Sabi niya, he feels so down during that time. Na talagang parabang walang nakikipag-usap sa kanya, walang pumapansin sa kanya. Pag may mga lakad ng pamilya, hindi siya kasali. Walang trabaho eh. Aba, biyaya ni Lord. Nagkaroon ng trabaho si Jobit. Amen. Alam niyo kung saan siya nakapagtrabaho? Abay, na-assign siya na assistant ng isang head ng government agency sa Department of Finance. Hepe, ubo. Nung nandun na siya ngayon, kita niyo, kinuwento ko pa lang sa iyo, napawaw na kayo kay Jobit. Nagkaroon agad si Jobit ng kredibilidad at ng dignidad. Okay? Bigla ngayon na si Jobit ay nakilala ng kanyang mga kamag-anak. Lahat ngayon lapitan kay Jobit. Jobit, baka naman matutulungan mo yung anak ko na gusto mag-apply.
Jobit, baka naman masasabi mo sa amo mo, pwedeng mag-solicit. Lahat na, Jobit, tulong! Jobit, tulong! Kakamot-kamot daw ang ulo niya. Biga, dati hindi man lang ako kilala ng mga ari. Biga ngayon, eh, parang sikat na ako sa kanila. Alam niyo? Ang dating si Jobit, na walang namamansin, ngayon, biglang nagkaroon ng significance. Diba? Biglang nagkaroon ng credibility. Amen? Bakit? Nagkaroon ng trabaho. Ang ganda ng trabaho. Amen? Nandito si Jobit ngayon. Pero hindi ko na ipapakilala sa inyo, baka makapunta pa kayo kay Jobit eh. Hingin tulong, hingin tulong. Okay. Hindi, Jobit, tayo ka. Papakilala ko sa inyo si Jobit. Yan, si Jobit. Jobit, tayo ng ayos at hindi ka masyadong nakita. Ayan, amen. Papaka natin si Lord. Kaya ako, pinatayo na sa inyo si Jobit. Baka naman sabihin niyo, kasuplado ko eh. Baka gusto niyo humingin tulong. Pinatayo ko na dahil wala na siya ngayon sa Department of Finance. Iba na ang trabaho. Ha? Kaya magaling na yung sigurado ako. Okay. Anyway. Now, kaganda na nangyari sa buhay ni Jobit. Di ba? It's very inspiring. Kaya tayo, magsipag tayo. Dahil ang Diyos natin ay masipag. Eh? Kapag masipag tayo, we will have meaning sa mga tao. Makikilala tayo, papansinin tayo, magkakaroon tayo ng significance. Of course, ang pagiging masipag naman ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho, di ba? Maraming aspeto ang pagiging masipag. Yan naman ay hindi tungkol lang sa financial work. Maari ka rin namang maging hardworking kay Lord. Di ba? You can be a hard worker for the Lord. Alam nyo, hangang-hanga ako sa mga kabataan na nandito na grabe ang passion kay Lord. Amen? Grabe, grabe kayo kung mag-win souls and make disciples. Ibang klase. Grabe yung mga uma-attend dito ng youth gig. Yun, nakikita ko kayo. You're always here together. Sama-sama kayo. You know, yan, those are hard work. Basta ang mahalaga sa atin ay tayo ay masipag. We're doing things that more than sa normal na ginagawa natin. Maging sa devotion natin, sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, sa negosyo natin o sa ministry. Alam nyo kung bakit? Dapat tayo masipag. Nakakahiya kasi ang tamad. Di ba? Tunay na nakakahiya ang tamad. So, now, that's number one. Okay? Sa Genesis, na natutunan natin sa Genesis 1:1. Dahil ang Diyos ay nagtatrabaho, dapat tayo ay nagtatrabaho din. Amen? Number two. Dahil ang Diyos ay nagtatrabaho, dapat ay magtrabaho tayo ng mabuti. Amen? Lilinawin ko yan sa inyo. Amen? Kasi sa Genesis 1 verse 3 to 11, mahaba yan eh. Pero this is about God creating everything. It's the 6 days of creation. Amen? Sabi, God said, let there be light, and there was light. God saw that the light was good. Diba? Alam nyo, kung mapapansin nyo, dun sa buong chapter na yon, hanggang dun sa matapos yung pag-create ni Lord, kada creation niya, lagi niyang sinasabi, it was good. Di ba? Lagi niyang sinasabi, ang ganda. Lagi niyang ginagawa, oh, excellent. You know? Alam niyo, dito pa lang sa character na to, makukuha natin na si God, kapag nagtatrabaho, hindi siya basta nagtatrabaho. Hindi siya nagtatrabaho ng haw-shaw lang. Hindi siya nagtatrabaho ng basta-basta lang. When God do something, He's doing it excellently. Amen? Kaya alam ko, bawat isa sa atin dito, meron tayong hinihingi kay Lord eh. Meron tayong gusto na si Lord trabahuhin sa ating buhay eh. One thing na sasabihin ko sa inyo, hindi tatrabahuhin ng Diyos ng basta-basta yan. He's going to do it excellently. Amen? That is God's character. Amen. Pag nagtrabaho si Lord, excellent. Hindi magtatrabaho si Lord ng may palpak. He does things perfectly. Amen? Halatang halata mo that when God do something, talagang pinag-iisipan niya and is very careful. Now, okay? Don't worry. God is your creator. And when He does things, sigurado ako ang resulta ng solusyon ng Diyos sa ating mga problema ay siguradong napakaganda. Amen? Amen? Kaya ngayon, pag ikaw na ang nagtrabaho, make sure you do it with your utmost diligence and excellence. Huwag kang basta tatrabaho ng basta na,
Mga estudyanteng nandito, huwag kang basta magsasubmit ng project mo na pwede na. Ayos na ho yan, basta meron. Ikaw naman na nagtatrabaho sa opisina, huwag ka namang basta makatrabaho lamang. Ay, ang sabi ho, gawin na rin. Hanggang doon na lang, pwede pa naman you can do something greater. Di ba? God is doer of excellence, excellent things. Kamukha natin siya. So, dapat ganun din tayo. Eh? Alam nyo ba na ang mga hard worker ay may reward, sabi ni Lord? Eh? 2 Chronicles 15 verse 7. But you take courage. Do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Di ba? Ang bawat paghihirap daw, huwag mo daw panghihinain niyang iyong kamay, pasipagin mo daw yan, kasi ang bawat paghihirap mo dyan, okay, it will be rewarded. Kaya ikaw na nasa opisina, huwag namang tulog ng tulog. Halimbawa, nasa office ka, wala namang inuutos ang boss mo sa'yo, huwag namang matulog. Huwag namang mag-Facebook lang mag-Facebook. Maghanap ka ng magagawa, eh wala naman hong inuutos. Eh, di ako'y dininalaang. Ay, sasakit ang iyong puwet. Di ba? Aba, may gumawa ka naman, mag-ayos-ayos ka naman ng files dyan, o kaya magwalis-walis ka din naman, di ba? Kalinis na naman ho, eh, kalinis na. Aba, ay di magdumi ka, tapos linisin mo uli. Di ba? Dapat may gagawin, hindi pwedeng walang gagawin. Di ba? Mag-segregate ka. Ikaw, nandyan sa bahay, wala ka namang ginagawa, kita mo ang nanay mo, panay na ang pagpapaligo sa baboy, ikaw, nakahiga pa rin, nakahilata pa din. Diba? Tulong, magpakain sa baboy. Pagka namang kinatay ang baboy, nangunguna-una ka sa dinugan. Oh. Okay. Aba, ay kailangan may kinatulong din. Right? Diba? Do things excellently. Kung ikaw ay nandyan na sa workplace mo, huwag yung tatamad-tamad. Halimbawa, driver ka. Yan, si Paring Jolly, idol na driver ko yan. Napaka-galing na driver niyan. Habang nag-aantay yan, ako, wag yung wala naman lakad si boss, din ni muna. Habang nag-aantay ka, ba, linis-linisin mo rin naman yung sasakyan pinagdadrive mo. Di ba? Eh, pastor, malinis naman eh. Eh, di yung loob naman, eh, malinis na din eh. Yung makina naman, eh, malinis na din mo eh. Yung pangilalim naman, ha? Pati pangilalim? O, grasahan mo. Ibig sabihin ko, make your time productive. Amen? Huwag yung wala namang ginawa. Be excellent kasi ang Diyos natin, excellent. Amen? Amen? God doesn't want mediocrity. Ayaw ng Diyos yung mediocre lang. Yung dyan-dyan lang, siyaw-siyaw lang. Okay? Revelation 3:16, so because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of your mouth. Of my mouth, sabi ni Lord. Imagine mo, ayaw ni Lord yung nandiyan ka lang. Gusto ni Lord, nandun ka sa excellence. Amen? Okay? Si God, when He worked, He does everything ng maganda. Pansin ninyo ang pagkakatrabaho ni Lord. Photosynthesis pa lang. Alam nyo ba na sa ating hininga, may nakikinabang? Kahit pa anong amoy niyan. Kahit hindi pa namumubog yan. Okay? May nakikinabang na dyan. Di ba? You know, our sa hininga natin, we call it carbon dioxide. Di ba? Yung carbon dioxide na yan, kailangan ng halaman yan. Di ba? Kabi ng halaman. Kung makakareklamo nga lang ang halaman tuwing umaga, no? Pero hindi naman. Di ba? Kakailanganin nila yan. Bakit? Kasi napag-isipan ng Diyos eh. He created things excellently. Na pag wala tayong inihinga, wala tayong oxygen. Wala tayong hangin. Yun naman ang ibinibigay ng plants. Katalino ng Diyos. Ano? Katalino. Pinag-isipan lahat ng bagay. Amen? Kaya tayo, ganun din dapat. Okay? Wag yung matatapos lang ang araw na walang nangyari. Diba? Huwag naman yung matatay, tutulog na. Pagkagising na umaga, ano kayo magawa? Ay, wala. Tutulog na, anong ginawa? Ay, wala. Lahat na'y wala. Okay? Dapat ang mindset natin, my work will shine among others. Diba? Dapat yun ang mindset mo, kung nasa trabaho ko o nasa negosyo ka, may ginagawa ka, lagi ang isip mo, kailangan ang ginagawa ko will shine among others. Okay? Mag-e-extra effort ako to make sure my work is excellent. Di ba? Kung kanina, okay, sabi ko sa inyo, kapag may trabaho ka, nagkakaroon ka ng credibility.
Di ba? Credible ka kapag may trabaho ka. Ngayon naman, kapag nagtatrabaho ka ng excellent, now na ginagawa mo yan with creativeness and excellence, hindi ka na lang credible, kundi magiging isang incredible one ka na. Amen? Diba? Hindi ka na lang basta credible, you are incredible. Alright? Aangat ka sa iba. Ikaw yung tipo na ikaw si Rizal, no? Alam mo, ikaw yung tipong ikaw si Rizal, angat ka kay Bonifacio o kay Aguinaldo. Alam mo yon? Ikaw yung tipong sa gitna ng mga bayani, ikaw yung nagniningning at ikaw yung tinitingnan at ikaw yung hinahangaan. No? Ganon dapat ang mindset natin. We are JA1 people. We are Christ-loving people. Di ba? Kailangan nag-e-excel tayo. Amen? Now, paano ba natin, Pastor, mai-improve ang ating trabaho to be excellent? Bibigyan ko kayo ng tip. How to be excellent in what you're doing. Letter A. Para maging excellent tayo, we must open ourselves to new learnings. Okay? Buksan natin ang sarili natin sa mga bagong kaalaman. Okay? Panoodin po natin ang video ito. Warren Buffett once said, "The more you learn, the more you earn." That is so true. Look at successful people like Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, Mark Cuban, and any other highly successful human. They are successful because they use their time right. They are successful because they are lifetime learners. They commit to learning new things every single day. Diba? Gusto niyo yung umaman? Gusto niyo umangat? Gusto niyo sumikat? Gusto niyo maging excellent? Simple lang. Commit to new learnings. Okay? Huwag kang papayag na hindi ka natututo ng panibagong bagay araw-araw. Diba? Dapat lagi kang may bagong nalalaman. Mga Kawikaan, 19 verse 8. Sabi dyan, "Siyang kumukuha ng karunungan ay umiibig sa sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng pangunawa ay sasagana." Amen. Alam niyo, kapag marami kang alam, pag marami kang natututunan, ang daming pwede mong mangyari. A lot of things you can do. Naalala ko lang po nung ako'y bata pa, nung ako'y college. Ako po noon ay naghahanap buhay na. Nung ako po ay isang computer science student. Nung panahon po nung ako'y nagka-college, ay mid 1996 to 2000. Yan po ang year noon. Hindi pa masyadong sikat ang mga cellphone, wala pa noon mga computer. Personal computer pa lang. Dahil nga po, mahilig ako dyan, lagi ako nag-aaral, marunong po ako magbuo ng PC. Marunong ako magbuo ng personal computer. Alam ko po kung ano ang dapat na hardware na gagamitin. Yan, alam ko yan. Inaaral ko kasi talaga. I'm learning. Alin ang mas maganda? Intel ba? Yung Pentium o yung AMD? Yan, mga ganyan. No? Parang ako lang nakakaalam talaga ng mga sinasabi ko. Anyway, in short, because I learn a lot, alam niyo kung nagkahanap buhay ako. Sa kakukwento ko sa mga kaklase ko, sila na nagsasabi sa akin, "Eric, pwede mo ga akong ibili ng computer?" Di ibinibili ko, tinutubuan ko naman. O, di ba? Eh di ako'y college pa lang, kumikita na. Di ba? Bakit? Kasi when you do things with your new learnings, pagka meron kang mga nabagong natututunan at yan ay nakikita sa'yo, alam nyo, nagiging incredible kayo. Nagkakaroon ka ng opportunity na kumita. Amen? Si Kuya Atoy nga eh, bigyan nyo yan ng tornilyo. Siguraduhin ko sa inyo, kikita at kikita sa tornilyo yan. Magaling yan eh. Okay. Tayo na nandito. Invest your time in learning. Invest on trainings. Invest on seminars. Practical exercises. Magbasa tayo ng libro. Huwag yung puro Facebook. Books. Huwag puro Facebook. Okay. Always search for truths. Okay. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Truths, hindi TikToks. Okay. Wag tayo diyan basta maniwala, 'di ba?
learn from facts and truths. Okay? Nai-improve ka kapag nagiging excellent ka kapag marami kang bagong natututunan. Amen? Okay? Kaya sa life group ko, masaya-masaya po ako doon kapag ang mga life group ko nagsasabi sa akin, sabi, Tay, pwede po ba akong magmasteral? Abay, pwedeng-pwede. Yung isa, Tay, tapos na po ako masteral. Pwede po ba ako magdoktoral? Abay, mag-asawa ka muna. Hindi. Abay, pwedeng-pwede. Okay? Napakahihilig nilang mag-aral. And ay, napapansin ko, iba po ang angat ng buhay nila kapag may lagi kang may bagong inaaral. Amen? Sanction yourself to attend on webinars and seminars. Hindi yung iintayin mo pa na bigyan ka ng libre ng company saka ka maka-attend. Diba? Umattend ka na, magkusa ka na. Our learning should not stop. It must be forever. Amen? Dapat forever yan. Always practice doing your craft. Sabi nga nila, practice makes perfect. Amen? Tanda ko po nung ako'y high school naman, talaga naman sinasabi ko sa inyo, pag sa bulok, taas ang kamay ng mga katropa ko dyan. Sa bulok ko naman talaga sa mat. Alam nyo, first year high school, second year high school, bagsak ako sa mat. Kung buti na lang yung school na pinapasukan ko, nag-o-offer ng repeat subject ng summer. Dahil kung hindi nag-o-offer ng summer yon, sinasabi ko sa inyo, 7 taon ako sa high school. Hindi ko talaga maipasa-pasa ang mat. Pero alam nyo, biyaya ni Lord, bigla na lang akong nagkaroon ng chance at naisip ng nanay ko, ikaw kaya ipatsuturan ko. Ba sabi ko, kailangan ako gaho yun? Sabi na nanay ko, ay oo, nagagastusan ako sa summer class mo. Anyway, ako po yung nagpatsutor. Pero dun, ang napansin ko dun sa tutor, hindi naman po talaga ako tinuruan eh. Ang style, hindi masyado, konting turo lang. Ang style po niya sa akin, eh ito. Bibigyan niya ako ng problem, ituturo niya sa akin kung paano ko isosolve. Okay? Ituturo niya. Pero, ito matindi. Gusto niya, paulit-ulit kong isulat kung paano ko sinolve. Siya rin naman nagturo nun. Diba? Paulit-ulit. Alam nyo, minsan yung isang problem, pasusulat niya sa akin sa 10 yellow paper. Paulit-ulit. Sabi ko, wala po bang ibang problem? Tapusin mo muna yan, dami mong tanong. Paulit-ulit. Hanggang sa napansin ko, nung nag-e-exam na ako sa school, ang dali na. Kahit iba ang problem, ang dali na. Okay, kasi same naman yung solution na gagamitin mo eh. Diba? Iba lang yung problem. So kukuha ka lang ng mga data. I-apply ko lang doon. Sabi ko, ang dali pala ng math. Kaya naman ngayon, biyaya na ni Lord, tumalas po ako ng kaunti sa mat. Ha? Naniniwala ba kayo doon? Pagdating ng third year high school at fourth year high school, nakapasa na po ako sa mat. Hindi na po ako summer. And then, eventually, doon ko po nakilala si Lord. And when I learned about Jesus Christ, lalo pa niya pa akong tinulungan sa aking studies. Yung dati-dati na lagi nang nagsa-summer, biyaya ni Lord pagdating ng college, I became excellent in my school. Ako po ay biyaya ni Lord ay naging presidente ng aming society, ng Association of Computer Science Students. At the same time, nakapagtapos po ako ng law school at sa law school, naging presidente rin po ako ng student council. Amen? Nung nakilala ko si Lord, na-promote ako. Pero sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyong gumaling sa math, practice makes perfect. Amen? Kaya, mga katropa ko dito, kaway-kaway lang yung mga mahihilig sa mat. Okay? Papasa din kayo. Amen? Now, dati po, nasa na ba ako? Yan. Paano pa tayo magiging excellent? So, isa is you add new learnings, di ba? Dapat lagi kang nagdadagdag ng bagong kaalaman. Number 2, last na po ito, o letter B. Expose yourself to beautiful things. Okay? Para maging excellent ka, una, aralin mo, mag-aral ka lagi.
Pangalawa, kailangan ine-expose mo ang sarili mo sa mga magagandang bagay. Dahil excellence makikita mo sa ginagawa rin ng iba. Okay? Huwag kang maging settled na lang kung nasaan ka ngayon. Huwag kang maging settled dyan sa barangay mo lang. Huwag kang maging settled na dyan sa loob ng office mo lang. O sa loob ng grupo mo lang. Okay? Lumabas ka din naman. Okay? Lumayo ka din naman. Para makakita ka ng ibang mga tanawin and to get great and new ideas. Amen? Nakwento ko nga sa inyo yung Lasagna Republic nila, Conrad, eh. Yan ang mga taong innovative. Kagaling ganun mga yan. Nandun lang ang mga yan sa food court lang yan. Kagaling na mga yan. Ako'y hanga. Kakaiba ang itsura ng lasagna nila. Pag sa tingin pa lang masarap na, lalo na siguro pag kinain nyo na. Amen? Nag-i-improve yung mga yan. Para makakita ka ng mga excellent na gawa, kailangan lumabas ka kung nasaan ka. Expose yourself to beautiful things. When you travel to different places, maging observant ka. Be observant. Huwag yung sakay ka sa bus, tulog. May field trip, tulog. Bigyan nga naman ng field trip, nakakaantok. Ano? Yung gano'ng agang-agang aalis. Alas do sa madaling araw, gigising, aalis ng alas 4. Kaya naman. Pero alam nyo, when you travel, make sure you are observant. Bakit? You copy their best practices. Halimbawa, napadala ka ng opisina somewhere. Huwag yung nasa biyahe ka, sakay ka na nga lang sa office vehicle, tulog. Wala mo lang. Tingnan nyo, pansinin nyo, baka may makita kayong mga magagandang bagay. At yung mga magagandang practices o magagandang bagay na nakita nyo, pwede nyong gawin sa inyong opisina. Si Randy, natutuwa ako dyan eh. Nakapunta na po ba kayo sa classroom ni Sir Randy? Ngayon lang po ako nakakita ng classroom na mukhang coffee shop. Bakit? Eh, lagi pong nasa coffee shop si Sir Randy, kaya nagmukhang coffee shop na rin. Na-expose po siya. Alam nyo, minsan-minsan ka na nga lang mautusan sa iyong opisina. Pinayagan ka na ngang umalis, pumunta ng ibang lugar. Abay, mag-take advantage ka na. Sipsipin mo na lahat ng pwede mong masipsip sa mga nakikita mo. Hindi yung talagang wala lang, magawa lang. Sanayin mo ang mga mata mo sa magagandang danawin para makagawa ka ng mga bagay na lampas sa dati mong alam. Amen? Amen? Sanayin mo makakita, pumunta ka talaga, make yourself available kapag may mga pasyalan. Pumasyal ka. Mas marami kang magagawang maganda. Naniniwala ako sa inyong mga bahay na ang kurtina nyo, simula nung naka-attend kayo sa J1 Rosario, napalitan na rin ang kulay. Diba? Hindi na lang kulay green at kulay orange. Medyo kulay gray na din. Medyo kulay brown na din. Di ba? Nagkakaroon ng pagbabago. Bakit? Kasi may mga nakikita kayong maganda eh. Di ba? Para masanay ka ng paggawa ng excellent things, kailangan makakita ka ng mga excellent things. Ayan. Expose yourself to a productive group of people. Ayan. Expose yourself to a productive group of people para madala ka nila. Para magkaroon ka ng idea kung ano ang productive. Baka hindi ka productive eh. Sumama ka sa mga productive. Amen? Amen? Alam nyo, sa pamilya namin, sinasabi ko sa inyo, magdidikit lang kayo. Sa pamilya ni Bukal, binibigyan ko kayo ng 5 taon hanggang 10 taon. Pagkatapos noon, sinisigurado ko sa inyo, 2 lang ang pwedeng mangyari sa inyo. Tanungin nyo ako kung ano. Baka ikaw ay konsihal na, o baka ikaw ay kapitan na, baka ikaw ay mayor na, baka ikaw ay congressman na, politiko ka. O kaya, negosyante ka. Okay. Ganun mangyayari. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po sa bahay namin, bata pa kami, pag upo namin ng lamesa, si Bukal, wala nang ibang tanong. Ang tanong lang nun sa amin, sa kagaling, ay dun sa ano, ay meron ko ganakitang mahahanap buhay natin. Wala yung tanong. Kaya kami, pinalaki ni Bukal sa isip na lagi ng, ano gang mahahanap buhay namin? May message kami ni Jowas. Jowas, ano gang mahahanap buhay natin? Gano'n na. Bakit? Kasi yun ang environment eh. That's the environment there. Paano ka tayo kikita? Gano'n. Kaya kayo, kung ano ang gusto nyong maging, i-expose nyo ang sarili nyo doon. Amen? Gusto nyo, kung ako sa inyo, magdidikit kayo kay Pastor Ito.
Sinesigurado ko sa inyo, dalawang bagay din ang mangyayari sa inyo. Tanungin niyo ako kung ano. Popogi kayo at magiging preacher kayo. Amen. Yung lagi sa sinasabi eh. Diga. Now, choose your exposure. Doon ka lagi sa may matututunan ka. Huwag yung kung sa, doon sa wala. Pare, di na tayo mag-iinom. Di na naman. Inom na naman. Okay. Di na. Ala pare, sinasabi ko siya, sabi ko magsasama. Kaya naman ikaw, gumaling ka naman. Gumaling ka dahil ikaw ang pinakamatagal malasing. Ayun ang iyong natutunan. Ay, maaari kang gayon. Hindi ganon. Alisin mo ang sarili mo sa mga ganong exposure. Okay? Ilagay mo sa exposure kung saan may makukuha ka. Gusto mo maging magaling na life group leader, magsasama ka sa mga magagaling na life group leader. Amen? Gusto mo maging godly, magsasama ka sa mga taga-J.A. Rosario. Amen? 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 Gusto mo makaranas ng power ni Lord? Aba, magsasama ka sa laging naghahanap ng kapangyarihan ni Lord. Amen? Amen? Choose your exposure. Proverbs 13 verse 20. Sabi dyan, whoever walks with a wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Kaya kung ako sa inyo, piliin mo ang kasama mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kausapin mo. Tanungin mo siya. Ayos ka bang kasama? Ano, ayos naman daw? Huh? Kung ikaw wala pang life group leader, expose yourself. Kung wala ka pang life group, expose yourself. Sumali ka sa life group, isiksik mo ang sarili mo. Huh? Pangarap mo maging life group leader, hindi ka magiging life group leader kung hindi ka member ng isang life group. Diba? At gusto mo maging excellent, ay siya, sumali ka dyan. Nakakatuwa itong si Alexa. Alexa Spina natin. Nagkusayang sumali sa life group. At ang kanyang naging life group leader ay si Leslie. Kilala niyo ba si Leslie? Yung kay Bon. Ngayon, alam niyo, si Alexa, life group leader na. Diba? Very effective life group leader. Bakit? In-expose niya ang sarili niya. Isinama niya ang sarili niya sa gusto niyang mangyari. Kaya ako sa inyo dito, gusto niyo magkaroon ng life group, magdedicate kayo. Sa mga adult, nandyan, mga masisipag natin, sila Sister Irene, sila Brother Bonin, sila Sister Sally, yung mga yan, tanongin niyo mga yan, they know what to do. Sila Josan, sila Jobit, masisipag yung mga yan. Of course, marami pa sa inyo, masisipag. Sa mga kabataan dyan, punta kayo kay Sir Randy, kay Ramsey, kay Bigil, kay Ruby, kay Marianette, kung kanino pa, dito sa aking mga cell, masisipag ka kayo. Okay. Of course, nandito ang mga pastors natin, di ba? Kay Pastor Bon, BJ, P1, Don siya. Be with us sa amin. Connect yourself with us. Di ba? Kasi kung gusto nyo pong matutong mag-life group and you want to improve your life, be excellent in things, connect yourself. Connect yourself with Pastor Ito. Sabi ko sa inyo, pag nakasama nyo si Pastor Ito sa sasakyan pa lamang, paglabas mo doon, feeling mo, maghahanap ka na ng tuturuan. Maghahanap ka na ng pag-share ng gospel. Dahil hindi naman naalis ang sasakyan. Pagsakay ka kay Pastor Ito, hindi kayo makakarating sa pupuntahan nyo nang hindi kayo nag-usap patungkol kay Lord. Amen. That's one thing I learned sa tagal kong pinag-drive si Pastor. Kaya ngayon, Pastor BJ, ikaw lagi nagda-drive kay Pastor Ito, I'm telling you, take advantage. Diba? Sipsipin mo na ng lahat ng pwede mong sipsipin. Amen. Jolly, sipsipin mo ng sipsipin kay Pastor dahil ganun dapat. If you want to be excellent, diba? Kunin natin yung mga magagandang bagay na nakikita natin. Amen? Amen? Okay. Last story po ako sa inyo. Ito pong batang ito talagang hindi ko malilimutan. One of our life group leaders, si Ma'am Marianette. I love her dedication. Alam nyo, meron akong pinagawa ditong event. Sinasabi ko sa kanya, handlein mo yung isang event ng church. Pero 2 weeks na lang kasi yung binigay kong time sa kanya. Talaga pong hindi mapakali. Sabi sa akin, Pastor, talaga pong hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tingin ko po hindi ko kakayanin. Kulang po ang 2 weeks para makapag-prepare kami. Hindi po kakayanin. Ayaw ko po, Pastor, gawin ang bagay na binasta lamang. Natauhan ako.
Dahil dati kami, mga isang linggo lang nagpe-prepare. So kami pala, basta lang namin ginagawa. pero hindi, ibig sabihin ko, I want you to look at her character. Na hindi siya tatrabaho ng hindi niya pinaghandaan. Hindi siya tatrabaho ng hindi niya matatapos ng maganda. Di ba? Alam nyo, yun ang dapat na character na meron tayo. Because I know God will be glorified so much kapag we put everything on it. Di ba? Kapag ginawa natin wholeheartedly, pag ginawa natin ng tama at ng maayos. Amen? Kaya po, ngayong araw na to, marami na po akong nasabi sa inyo. For sure, isang bagay ang gusto ko pong idiin sa bawat isa. Na huwag po nating kakalimutan na we have a working God. That He makes beautiful things. Kaya tayo din dapat bilang mga anak niya, as JA1 people, we need to be a model to everyone that we are all excellent people. Amen? Amen? Pangarapin mo na mag-e-excel ka. Amen? Amen. Tayo mga JA1, tayo mga anak ni Lord, tayo mga born again, okay? Masisipag tayo. Amen? Amen? Magagaling tayo. Amen? Mapapakinabangan tayo, maaasahan tayo, at higit sa lahat, mapapagkatiwalaan tayo. Amen? That should be our dream. Yan dapat ang gusto natin. Alam nyo, kapag ginawa natin yan, sabi ko sa inyo, di ba, may promise si Lord. May reward sa mga hard workers. Amen? Tayo po lahat tumayo. Bibigyan po natin ng glory at ng worship at parangal ang excellent God na kumikilos sa buhay natin. Amen? Amen? Mamaya, di ba sabi ko sa inyo, may reward si Lord sa mga hard workers. And I have laid down to you earlier na ang Diyos is a God that creates, nagtatrabaho, a God that works. Di ba? Kaya today, the Lord would like to answer prayers. Di ba? Gusto niya ng Diyos sumagot ng mga panalangin. Ano yung mga pangarap mo? Ano yung mga inisip mo noon pa na hanggang ngayon di mo pa nakukuha? Anong problema na kinahaharap mo ngayon? One thing that I can promise to each one of us, nagtatrabaho ang Diyos. Amen? He's going to work on it. Pagtatrabahuhan ng Diyos, kung ano man yan, tatapusin niya at aayusin niya. As we sing this to the Lord, to our Lord, ilatag mo sa Kanya. Ilatag mo, sabihin mo. At I'm telling you, may ginagawa na si Lord dyan. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Yes, God. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. You know, God is working on your problems right now. Sa
Sabi ng Diyos, ako'y Diyos na nagtatrabaho. Kaya naman, out of God's love, kung meron kang hinihiling healing today kay Lord, the Lord is working on it. The Lord is working on it. Kung meron kang hinihingi kay Lord na napakatagal na, hindi pa binibigay sa'yo, the Lord is working on it. Amen? Ang tagal mo nang naghihintay ng asawa, naghihintay ng partner, and you think your age is already ready, your heart is already ready, the Lord is working on it. Nagtatrabaho na ang Diyos, may ginagawa na siya sa'yo. Amen? Ang tagal na nung trabaho na yon, ang tagal na nung negosyong inihintay mo, and I'm telling you, the Lord is working on it dahil mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Amen? Just pray to God right now. And the Lord is telling us, ibinigay ko na yan sa inyo. Ibinigay ko na yan sa inyo. Ginawa ko na yan para sa inyo. Father, I honor you this day and I thank you dahil bawat isa sa amin dito alam namin that you are a working God. Kaya naman kami bilang mga anak mo will also work excellently for your glory. In Jesus' mighty name we pray, everybody say, Amen and Amen.